Po, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back again to my YouTube channel, Smart Ideas. Ngayon po, pag-usapan po natin ngayon kung paano mag-calculate po ng numbers of convenience outlet or yung saksakan po as per PEC or the Philippine Electrical Code po. Yan po. Ngayon po, mayroon po tayong example po ngayon. Meron tayong circuit breaker branch 1, 20 ampere po. Yan po yung rating po, ampere rating ng circuit breaker po natin. For example, 20 ampere. Ngayon po, ilan daw po yung pwedeng ikabit na convenience outlet? Ilan po yung ilang piraso po na convenience outlet ang pwedeng ilagay po dyan? I-install po sa 20 ampere rating po na circuit breaker. Ngayon po, pag nabasa nyo na po yung Philippine Electrical Code po, yan po, need to know. Yan po yung mga kailangan po natin malaman as per the PEC. Ang 1 gun po, ang assume load po nila na computation po dyan po sa mga convenience outlet regarding the gun. Ang 1 gang daw po ay assume load po niyan ay 180 volt ampere. Volt ampere is the equivalent to wattage po yan. Kasi po ang nakalagay po doon, volt ampere po ang nakalagay. Yan po yung 1 gang. Yan po yung isang saksakan lang po yan. Female socket lang po yan. Isa lang po yan. Kaya tinawag na 1 gang. Itong 2 gang din po, same plate po yan, pero dalawa po yung female socket po yan. Kaya tinawag na 2 gang. Dalawang saksakan po sa isang plate lang po yan. Yan yung that is equivalent also to 180 volt ampere or watts po yan. Tapos pag kahit 3 gang po siya, yan, ang ibig niyan sabihin po yan ng 3 gang, tatlong female socket na po yan sa isang plate lang po. Yan. Bali, ang load assume na rin po yan ay 180 volt ampere. Parehas po yan. 1, 2, 3 gang po. Parehas po yan yung load assume po. Ngayon po, magbabago lang po siya pag 4 gang na po yung ikakabit. Kasi pag 4 gang po siya, pag in-install lang po natin ng 4 gang, isang plate lang po yan, pero apat na po yung female socket na nandyan po, magkakatabi na po yung apat. Ibig sabihin, ang each female socket po yan, ang load assume niya po ay 90 volt ampere or 90 watts. Kaya po yung 4 gang po, i-times lang po siya sa 90 volt ampere. Yung magkakatabi na po yan, isang plate lang po yan, pero apat po yung laman. Kaya nagiging 360 volt ampere po siya. That is only for 4 gang na saksakan po, convenience outlet. Yan po ang pagkakaiba-iba. Regarding po yan, ay according po sa PEC. Yan po. Ngayon po, ang required pa rin po as per PEC, dapat po yung circuit breaker po, yung ampere rating po niya, dapat daw po 80% lang po ang allowable na gagamitin po natin sa kanya. Kahit na sabihin po natin 20 ampere po yan na circuit breaker, ang kailangan lang daw pong i-load sa kanya po ay 80%. Yan po ang regulasyon po as per PEC. Kaya ngayon ang gagawin po natin, nalaman po natin yan as per yung regulations, 80% tapos yung load assume. Ngayon po, makakapag-compute na po tayo ngayon. For example po, meron po tayong branch 1 ginamitan po natin siya ng 20 ampere na ampere rating po yan ng circuit breaker. Ito po yun. Tapos as per PEC ulit po, ang lahat po ng computation po niya ng power source sa Pilipinas po, this is a 230 volt or the 230 volts, and that is a single phase and 60 hertz po. Yan po yung makikita po natin dyan. Yan po, para ma-compute po natin, yan po, ito na po yung step number 1.
Step number 1 po, meron po tayong 20 ampere. Siyempre po, as per the regulation, PEC, we get the 80% of that. So, we have to multiply 80% from 20 ampere. Kaya ang maging result po niyan, 20 ampere multiply by 80% or 0.8. Ang makukuha po natin dyan, yan na po yung 80%. Yan na po yung allowable percentage of use of single branch or the circuit breaker. Yan na po, ang 80% po ng 20 ampere ay 16 ampere. Ibig niyang sabihin po, yan lang po ang pwede natin gamitin. Yan, 16 ampere. Yan po. Then, next step po, yan. Ngayon po, yung assume load po per gang, yun po yung diniscuss natin kanina, yung ito, 1 gang, 2 gang, 3 gang. Yan po ang load po niya, assume load, 180 volt ampere. That is according to our PEC. Then, we will divide it by voltage, the power source, that is 230 volts. And you get the ampere of 0.78 ampere. Yan po ang makukuha natin. Yan po, the formula used is the power formula. The power over voltage multiplied by current. Yan po. Kaya pag nawawala po yung current, ito po yung hinahanap po natin, letter I. Yan po, yung letter I po dyan, that is a current. Then letter V is, that is the voltage. And letter P, that is the wattage po. Kasi power po yan. Kaya ang kukunin po natin ay current is equal to power divided by the voltage. And the power is 180 volt ampere, that is watts. Then we'll divide it by 230 volts. So the result is 0.78 ampere. Yan po yan. Ngayon po, yung 16 ampere po, kasi yan po yung 80% of 20 ampere na circuit breaker, that is the maximum ampere to be used. I-divide lang po natin yan sa nakuha natin sa step 2, yung 0.78. Kaya 16 ampere po, the maximum ampere to be used, divided by 0.78 ampere. Now, you can get the result is the pieces or ito na po yung kung ilang piraso po na convenience outlet ang pwede nating install po sa 16 ampere or the 20 ampere circuit breaker po. Yan po, just divide 16 ampere, divide it by 0.78, ito na po yan lalabas. 20 pieces po na convenience outlet ang pwede nating install po dyan sa 20 ampere na circuit breaker with 80% maximum load po yan. Yan po. Pwede po siyang kargahan ng 1 gang, 2 gang, or 3 gang po. 20 piraso na 1 gang, pwede rin po. 20 piraso na 2 gang, 20 piraso na 3 gang po. Yan lang po ang pwede nating ikarga dyan. Pero, pag 4 gang naman po, gusto niyang 4 gang, just substitute the value of power to 180. Yan po. Yan, 360 po, i-divide lang po sa 230 volts. Magbabago po to, syempre, kasi 360 na po yung ginamit nyo dyan eh. Pag 4 gang po yan. Tapos, kung ano po yung result nyan, sagot, just divide it. 16 ampere, divide po yung result na nakuha nyo sa 360 po naman. Tapos, ang result po nyan, yun na po yung number of convenience outlet po na para po sa 4 gang po yan. Yan po, kaya magbabago po yan pag 4 gang na po. I-install po natin dyan. Yan lang po ang pinakamabilis na pag-compute po sa mga gustong matuto sa electrical. Lalo ngayon po uso po ngayon ang DIY. Mga DIY po sa bahay po natin. Para po safe po tayo, yan. According to our PEC po yan. Philippine Electrical Code po yan. Na computation. Yan po, sa totoong buhay po naman, hindi naman po nating anong ibig sabihin niyan. Sa totoong buhay po, hindi natin ma-consume po lahat yung 20 pieces na convenience outlet sa 20 ampere na circuit breaker. Below this number, 20 pieces below this number, safe na safe po yan kasi yan na po yung pinaka maximum allowable na piraso po na kayang
dalhin po ng 20 ampere na circuit breaker. Yan pong ibig niyang sabihin. Mas less to this number po, that is very safe po. Pero but above this 20 pieces na convenience outlet po, hindi ka na po yan sumusunod po sa PEC, electrical code po ng Pilipinas. Kaya dapat hanggang dyan ka lang po. Dapat malaman mo din yan po. Yan po ang pinakamabilis na explanation po at pag-compute po ng kung ilang convenience outlet ang kayang install dyan sa 20 ampere na circuit breaker. Sige po, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa aking YouTube channel. Sana po may natutunan po kayong maganda sa ating discussion po ngayon. Hanggang sa muli po, abangan po yung mga ibang YouTube videos natin for our DIY or something magkatulong po sa atin sa pang-araw-araw na kabuhayan. Maraming salamat po.